LeBron James, nagbigay ng pahayag tungkol sa kanyang future sa Lakers at sa NBA. Matapos ang nakakalungkot na pagkatalo sa Denver Nuggets sa Game 5, ano nga ba ito? Tara alamin natin. Bago tayo magsimula mga Paps, pwede kayo mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ilalabas natin. Si LeBron ay naging tahimik sa kanyang future sa Lakers at sa NBA matapos ang kanyang kahangahangang ika-21 na season sa NBA na natapos sa Denver sa standing na 4-1. Binanggit ni LeBron James ang kanyang kalagayan sa Los Angeles Lakers matapos ang pagtatapos ng kanyang ika-21 na NBA season. Si LeBron James ay may stats na 30 points, 9 rebounds, 11 assists, at 4 steals, na may 44 minutes sa kanyang last game ngayong season sa home court ng Denver Nuggets sa Ball Arena. Tinanong si LeBron kung gaano katagal na lang siya maglalaro sa basketball. Okay lang, kasi, sa totoo lang, hindi ko nakikita ang sarili ko na babagsak agad. Pero ano ba talaga ang ginagawa ko? Hindi ako maglalaro doon, para lamang sa cardio. Sa totoo lang, mahal ko ito. Mahal ko ang maglaro doon, at makipagkumpetensya, pero hindi, kung sa akin lang. Dapat akong maging nakakatakot sa lahat ng oras, kapag ako ay nasa loob ng court, at lubos kong pinagmamalaki yon. Sa ngayon gusto ko umuwi sa pamilya ko, sa totoo lang. Isa sa mga anak ko ang nagdedesisyon kung sasali siya sa draft o babalik sa school. Ang isa ko pang anak ay naglalaro sa AAU ball ngayon. Ang anak kong babae ay naglalaro ng volleyball. Ang asawa ko ay gumagawa ng maraming magagandang bagay, kaya sa pamilya ko muna ngayon. Yung mga bagay na yan ay mahalaga, ginawa ko na ang lahat ng magagawa ko. Wala akong hindi nakamit sa liga na gusto kong makamit. Kaya't sa bandang huli, kailangan mo na magretiro. Sa kanyang exit interview, sinabi ni LeBron na uupo siya kasama ang kanyang ahente na si Rich Paul at ang kanyang pamilya upang balakin ang mga susunod na hakbang. Hanggang June 29, si LeBron ay may opsyon kung itutuloy niya ang kanyang $51.4 million player option para sa 2024 hanggang 2025. Siya ay may karapatang pumirma ng 3 taon sa nagkakahalagang $164 million max extension para sa Lakers. Si LeBron ay isang 2-time gold medalist noong 2008-2012. Siya ay sasali kasama si Anthony Davis sa 12-man Team USA roster para sa 2024 Paris Olympics. Ang kanilang training ay magsisimula sa July 6. Sa loob ng ilang buwan, kailangan kong pumunta sa Vegas para sa training camp, sabi ni LeBron. Kaya kailangan kong pahingahin ang katawan ko para sa USA Basketball. Iyon ang mga unang iniisip ko sa ngayon. Muling tinanong si LeBron kung ito na ba ang kanyang huling laro sa Lakers. Ngumiti lang si LeBron at sinabing, hindi ko masasagot yan, salamat. Si LeBron ay tiwala sa kinabukasan ng kanyang koponan. Oo, natalo kami, pero hindi ako yung tao na sumasali lang. Natalo kami at magpapatuloy, at titingnan kung paano kami magiging mas magaling. Pero ang aming koponan ay naudlot sa buong season dahil sa mga injury. Hindi ko pa masasabi kung ano kaming koponan dahil hindi pa kami nagiging kompleto sa paglalaro. Ano sa tingin niyo mga Paps? Kung wala bang injury sa Lakers, papalag ba sila sa Denver at makakaabot ba sa finals? Comment nyo naman sa ibaba mga Paps, at kung ano pa mga gusto nyo malaman. O siya, hanggang dito na lang mga Paps, salamat sa pakikinig. I love you all.